Daanan ko lang din po yung state, yung nangyari naman po sa Kuwait kay Dima Felis na nag-issue ng death penalty verdict ang bansang Kuwait. And sa akin po kasi we must not be too excited about this statement of Kuwait kasi nga po paano natin mai-implement itong decision ng death penalty in the absence of the killer. So meron po bang jurisdiction ang Kuwait diyan sa Lebanon. Ang usapin po rito ngayon, apat na bansa po ang involved, Philippines, Syria, Lebanon and Kuwait. Death penalty can only be imposed if both countries will going to agree to extradite or to bring the alleged killer to Kuwait para magkaroon po ng retrial or ma-submit din at mahatulan po talaga yung sinasabi nilang hatol ng kamatayan. Isa rin pong palaisipan sa amin na kung ito po ay nahuli na sa Syria or na-transfer talaga sa Lebanon, bakit po walang report ang Philippine Embassy ng Lebanon kung talaga pong nakita ni nila yung suspect na under the custody of Lebanon na government? And then, as per the claim of Kuwait, government, on the side of Kuwait na naman, nanggagaling lahat ang statement that the Interpol are the one who captured or apprehended the two suspect and it was transferred. We have Interpol representative here in the Philippines under the Department of Justice, pero bakit din wala pong report? Yung pagkakahuli po dito sa mag-asawa na to na sinasabi nila na kuha sila sa Syria and they were transferred by the Interpol also sa Lebanon, wala naman pong report na natanggap ang DOJ. This is the reason why I urge our government to form a task force, joint task force ng DFA at saka ng DOJ na malaman talaga natin kung totoo ba talagang nasa kustudiya ng Lebanon authorities itong suspect na to at ano po yung pwede bang magkaroon talaga ng justisya si Joanna Dima Felis na binigyan po siya ng hatol na kamatayan in absentia. So baka pinapakalma lang po ang isipan ng ating mga mamamayan, lalo na ating mga gobyerno. And nakakalungkot lang po, coming from Department of Labor and Department of Foreign Affairs, when we received this, even without the verification or confirmations of the said report coming from the Kuwait court, we're already looking into lifting of the ban. So, marami po dapat pag-aralan pa talaga na kung ito ba talaga ay may makakamit tayo ng hustisya. Kasi po, tulad nga ng nasabi ko kanina, there was already a precedent that Kuwait did the same thing, giving a death sentence to two suspects, which is later on na reverse din po. At hindi rin po na-implement. Ano man ang nangyayari sa legal front, pagdating sa sentencing, sa extradition, at iba pa, yung ban sa domestic workers, hindi dapat munang i-lift unless merong operational reforms din. So